Hello, Kachinatex. Welcome to my channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo naman ay gagawa ngayon ng caramel sauce. Kaya ako gagawa ngayon ng caramel sauce kasi gagawa rin ako ng caramel cheesecake. Tapos yun yung ipang ano natin, pan-toppings natin sa ibabaw. So itong caramel sauce, pwede niyong gamitin kung gagawa kayo ng frappe. Gagawa rin po ako ng frappe para makita niyo kung paano natin ihalo yung caramel sauce dun sa frappe. So, ang gagawin muna natin ngayon ay caramel sauce dahil gagawa ako ng caramel cheesecake. So, ipakikita ko po sa inyo ang aking mga ingredients sa paggawa at kung paano natin gawin. So, let's start! At ito ang ating mga ingredients sa ating caramel. Meron tayo ditong heavy cream. Meron din tayong syrup. Ilagay na natin siya dyan sa ating heavy cream. May konti rin tayong sugar. At meron din tayong konting cocoa powder. So, haluin lang natin siya at ating pakukuluan ng 20 minutes. Nasa 20 minutes siyang pakukuluin natin. So, ngayon pakukuluin na po natin yung ating caramel sauce. Pagkulo niya, saka tayo magta-timer ng mga 20 minutes. Pero hahalo-haloin din natin, babantayan din po natin ang ating caramel. Sabi ko bantayan, pero hindi na bantayan. Ayan, umapaw. Pasensya na. Lapit na siya. 4 minutes na lang. 4 minutes na lang. Ito na yung consistency. So, malapit na yung ating ano. Pwede po itong pang ano, kung medyo titigas-tigasan nyo ng konti yung medyo patitigasin pa ng konti dito, pwede nyo ng pang dipping sa ano, kutsinta. Sa kutsinta pwede siya. Pero ito ano, medyo titigas pa to pag lumamig na, lalo na pag nalagay nyo sa rep. Pwede rin natin itong pan-topping sa ating cassava cake or sa ating ano nga ba tawag dun, sa biko. Yan, kahit na hindi nyo na ilagay sa oven, patitigasin nyo lang siya ng konti. May pan-topping sa kayo. Tsaka yung caramel sauce, yan. Yun, masarap din pan-topping siya sa ating biko na may butter. So, okay na po siya. Okay na, okay na. Tapos na yung aming 20 minutes. Ayan, hindi ko yung magkakamali sa 20 minutes na ating pag ano, ayan. Sabi ko nga, kung gusto niya medyo matigas-tigas pa, pero makikita niyo to pag lamig. Makikita niyo yung consistency niya. Pag lamig, kung gusto niyo pantigasan siya o kung gusto nyo pa ipagpatuloy na pakuluin, o tama na ito. So, balikan natin pagka lumamig na yung ating mga
caramel sauce. So, ito na po yung ating caramel sauce. Pari, dalawang klase yung ginawa ko. Itong isa, yung may butter. Medyo malamig na siya. At yung kabila, wala siyang butter. Iyan yung ating i-upload. Yan po yung ating ilalagay sa ating recipe. May butter. Ito siya. Yung may butter. Ito po mga to, pwede nyo halimbawa gagawa kayo ng chocolate na bar, chocolate bar. Tapos ito yung pinakang peeling nyo. Pwede po yan. So, pwede rin to sa frappo. Frappuccino. Frappy. Tapos, ito naman yung ating walang butter. Halos parehas lang siya ng consistency niya. So, ayan po. So, diba? Ang ano niya, ang ganda niya. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.